Papauwi na sana kami galing sa aming paglalakbay sa mga katutubo. Nang madaanan namin ang isang tahanang ito sa paanan ng bundok, nakatira dito ang mga katutubo. Bahay na nakataas, parang nasa puno lang. Habang kami ay papalapit, namangha ako sa kanilang tahanan. Mataas at nakapatong sa puno na parabang treehouse. Hello? Ayo. Ay, grabe. Uy. Balay nyo? Aray. Pwede po ako punta? Pwede? Saka? Tinan nyo mga kababayan. Oh. Bahay sa puno. Sa parang hanging tree. Tapos ganito lang yung kanilang bahay. Adi. Okay. May iro. May mga tanim silang munggus. Ah, grabe. Dati sa pelikula lang natin nakikita yung mga ganitong bahay. Pero literal na ganito yung bahay po nila. Doggy. Okay. Pwede ako akyat? Pwede. Okay. Hi. Habang ako ay umaakyat, nakakaramdam din ako ng kaba. Natatakot na baka masira ang kanilang tahanan. Hello. Wow. Ang ganda ng bahay nila, mga kababayan. Tanaw mo po ang langit at lupa. Ati ba ito, kuya? Ha? Ligon pa. Kuan mo na, ligon. Ano? Ligon mo na. Diyos ko, natatakot po ako. Kuya Eli, baka tayo mag-iba? Kaya mo? Hey. Kuan mo nagkawayan, ibugkot. Ako eh. Why? Oo. Why? Ay, sige daw. Ang sahig ng kanilang bahay ay nakapatong lamang. Walang pako, kaya umuuga. Nakakatakot na sa kunting pagkakamali mo, maaari kang mahulog paibaba. Ano po yung pinaka? Baka po bigla tayo mabuslot ba? Sandali. Kinakabahan ako eh. Okay lang naman. Sila nga hindi natatakot eh. Di ba? Oh. Diyos ko. Dito ako banda. Para matibay. Grabe. Ganito lang ang bahay nyo. Panira daw yung balay? Oo. Panira mo ng balay na ko. O may line na balay na ko. Okay. Anong pangalan mo? At sa'yo mangalan, kuya? O si Kuan. Erning. Ernie? Oh. Okay. Asan na yung mic? Ito. Si ate. Mag-asawa kayo? Oo. Oh. Imong anak? Oo. Oh, akong anak. May asawa ka na din? Oh, ilan edad mo na? 20. 20? Parang wala kang 20. 20? Oo. Oh. Dili. Pala edad ni mo nagkaanak, te? Kuan? 20. Karon pala edad na ni mo? Kuan na. Murag 30 na. Ah, wala pa. Okay, tsama kung 20. 30 nag-asawa, di 10 taon. Oh, 40 na ako. Pila edad di mo nag-asawa? Kalimot, wala ka balo? O, kuan. 20 po. Nagka-asawa? Oo, 20. Sa itsura kasi niya, wala siyang 20, mga kababayan. 14 o 15, 16. Oo, 16.
Nag-asawa ka na ni? Hindi nyo alam kung ilang edad talaga niya? Ba mo kabalo kung pilay edad niya? Oo. Oh, kung nalimutan na pa. Ayaw may naka... Wala pa itong 20. Palagi ko... Oo, oh, may naka-school. 14-15. Oo, oh, may naka-school. Hindi siya nag-school? Isa sa mga anak niya ang maagang nakapag-asawa. Hindi na ito nakapag-aral at naging batang ina na. Wala ka pang baby? Wala na. Mayroon na? Nasaan? Dito. Dito muna sa ubos. Tapos dito po sila nagluluto ng kanilang pagkain. Ayan. Paniraman ng kuan. Wala man lang silang gamit. Dito kayo natutulog sa gabi? Oo. Diyos ko po. Napakalamig. Pag umulan, basa ka. Basta umulan. Paniraman gitap-tap na ko dere kani. Tinan yung mga kababayan, no? Oh. Ayun yung parang pinakasentro. Tanaw, oh. Ayun, oh. Kita man na sentro. Kita, napakaganda ng bahay nila. Parang nasa pelikula tayo, mga kababayan. Mulawin, the movie. Ganon. Yung mga bahay sa puno. Ito literal talagang bahay sa puno. At ang mga bubong po nito yung mga ano ng uway, ratan. And walang dingding. Ba, bisag mabasa na ulan. Kumain na kayo? Kaonan? Anong sudaan niyo? Wala man. Kanira man ang kuwan sa kuwan kamote. Oh, okay lang. Sa paligid nila, ang dami namang tanim. Talbos ng kamote. Ah, magkain lagot mot. Kanang kuwan, kamote, mais. No? Mais raman. Kanira mga mais. Kamusta ang buhay? Kinabuhi nyo diri? Kanira man ang kuwan kamote ang kinabuhi diri. May makakaon ang bugas kung mo-deliver ang kamote. Okay, pag may benta siguro na kamote, doon sila makakaon ng bigas. Oo. Sa pagkakataong ito, mayroon ba kayong pera? Sa panahon daw karon, naaba daw may kwarta. Wara gyapon so, huwa magyapo, o kakwarta raway kayo magmakapangwarta iya ko, o makahagbas ko eh. Kung makatabas. Kwarta. Kung makakuan mo. Okay. So, si ate nagmama. Mama. Ikaw nagmama mo? Nagmama ka na rin? Bisyo rin lumad. Oo, lumad. Bisyo na lumad kaysa nagyoyosi. Yun naman eh. Masira ang ngipin? Dili. Ha? Bisyo na lumad yan, sabi ni ate. Bisyo na lumad yung pagmamama. Okay. Pagtulog nyo mamayang gabi. Diyos ko, no? Mama. Malabloy kayo ng matse. Dili? Ako naubusan tayo ng banig. Kasi na, ito, yung mga pagkakataon talaga na hindi namin... Hindi namin... Banig doy. Kanawang kanang abuang banig. Nalata na. Opo. Siya magbabanig, jarot. Hindi natin ini-expect. Pero that is survival. Mga survivor sila. Tingnan yung banig nila, oh. Okay. Pagbalik namin, bilhin namin kayo ng banig. Ubus na yung banig natin eh. Ang inyong mga sanina, asa mga sanina? Sino mga amang ko sanina dali? Iyan lang. So, kanira man. Amo ang mga bago, kaning pula. Dahil natawa lang po sila. Paghabol day waro, hindi masipag kung day habol. Wala silang kumot. Wala silang kumot. Waro, kumot. Grabe. Napaka ano, di ba? Misan ano nasasabi natin sa buhay natin na kontento tayo. Pero may isip mo minsan na yung hindi ano, napaka-unfair, no? Naiyak ako. Napakapalad natin kasi. We're blessed. Hindi natin nararanasan yung buhay na ngayon nakikita nyo. Diyos ko. Paano na lang kung lahat tayo ganito, ano? Kaya yung mga nanonood, ano, maging kontento, ha? Kontento sa kung ano lang meron tayo. Pagpasalamat sa Diyos. At kung meron tayong sobrang pera, ugaliin natin na mag-save.
wag nating hayaan na dumating yung pagkakataon na maghihirap o normal lang maghirap pero may madudukot. Wag parte dito, bili noon, bili dito, mag-save. And kung may sobra, palagi tayo maglaan ng konti, itulong natin. Kahit hindi naman ibig sabihin maliit o malaki ang naibigay mong tulong, as long as galing sa puso, okay na yon. No, imagine nyo itong mga katutubo, di ba? Nabubuhay sila ng walang salapi, o walang pera, okay lang sa kanila. Pero sa mga katulad natin, hindi talaga. At anyway, dan yung talaga ang buhay, yun yung cycle. Nagnganga si ate. Ate, patingin nga nung mama mo yung bunga. Asan tong bunga? Kapitad bunga. Yung may bago ka dyan? Bago. Patingin? Pasabo. Okay. Ah, ito. Oh. Ito yun mga kababayan. Sige. Pwede kong tikman? Pwede? Oo. Oh. Okay. Pwede. Bago ko to tikman, puhalog mo nang iakyat yung bigas. Yan na lang. Natatakot ako. Ipakita mo. Paul, dyan mo na ilagay yung bigas kasi baka maano tayo. Baka tayo ay maano, magiba. Ano yung nilalagay mo, ate? Ang sige, butang daw ni mo, te. Dito na lumad, apog. Apog. Kuwat susu ka. Okay. Alam niyo po ba yung ginagawang apog? Oh. Yan yung mga balat ng shell na sinusunog. Kapag tingin ko apog, parang saan siya ay lumalag. Ano yan? Ag. Bunga din. Kuan, bunga sa... Bunga sa? Kunod sa kuan, bagon. Bagon. Bunga daw yan sa bagon. Oo, okay. Bunga sa bagon. Sige, hugasan ko lang. Itatry ko kung anong lasa. Ito yung isasabay. Ito. At sinubukan kong ang tikman. Ang tinatawag nilang bisyo ng mga katutubo. Ang mama. Ganito itsura niya mga kababayan. Alin ang kakainin? Ito lahat? Lahat? Tanan. Tanan? Oo. Oh, oh. Tapos isa ba yun? Tapos ito. Apog. Apog ano amanita? Oo, butangig apog. Okay lang, wag na yung apog. Ito? Ito? Kumagainog amanita. Di man na makuwan maluto. May kakaibang lasa akong nalasahan na sa tingin ko ayun ang gustong-gusto nila. Dili man dili daw magpula. Oh, dili man nagikuan pula. Okay lang. Butang ang pag-apog og kuan. Anang buyo. Buyo. To who? Ano po siya? To who? Ha? Mamaya, huwag ka magulo. Ano yun? Sasalita to sis. No? Nakinig mo? Okay. Yung kinain ko kanina,
para siyang mint. Tapos ito, mapakla. Pag naano mo sa labi mo, parang makapal. Ayan, ito yung, yan, mama. Tapos pag nilagyan nila ito ng apog, pupula. Hmm. Para mapula ang bibig. Oh. Yun. Para, tapos may dahon pa. Tapos may dahon. Okay, yun yung vision nila talaga. Okay, at least natikman ko na po. Wala namang pinagkaiba, parang kumain ka ng bayabas na bubot. Yung ganon. Na? Okay, pagpasensyahan nyo na yung bigas na nadala namin. Asa, yan. Okay, tapos bibitin ko pa kayo ng... Dahil wala kayong pera? Wala. Namoy korta, wala. Wala, no? Wala. Okay, ito bibitin ko kayo ng pera. Hala, wala rin silang gamit. Oh. Pag nagsain kayo, di hala. Pag maglungag mo, kanon, or kamuti. Oh, kanira man ang kaldero na mo. Anis. Iisa lang. Oh, kuwag kable, oh. Ati kita. Tanaw daw. Namay, kwanto ka. Oh, ito kanon. Lang po ang kanilang. Oh. Isa lang. Buhay! Oh, wala man lang silang gamit sa kanilang tahanan, kundi ang isang kaserola, ang isang baso, at ang sira-sira nilang panik na kanilang pinaghihikaan. Nakakabilib talaga ang mga katutubo. Nakakasurvive sila sa araw-araw at sa buong taon na ganito lamang ang uri ng pamumuhay na mayroon sila. Baso isa. Ah, baso isa. Oh, baso wala plato. May plato na mo. Wala na plato. Kay nakakuan, may kuan din eh. Kanang dahon sa agutay. Dahon. Kanang managibutangan ng kanon. Okay. Ano yung pinakamahirap na parte? Yung pinakamahirap na sitwasyon ng isang katutubo? Panaraman ang pinakakahintang ang kuan, ang lisod sa kuan lumad dere. Pinakamahirap daw na sitwasyon ng isang katutubo ay yung wala na silang makain. Dahil minsan sa kanilang pagtatanim ay ibinabase na lamang nila kung ano lamang ang kakayanan at nagiging sapat na. Mahirap din daw ang pag-aaral ng kanilang mga anak dahil sila mismo ay hindi nakapag-aral. Wala silang kakayanan na matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Kaya't hindi na naipagpapatuloy pa ang pag-aaral ng mga bata. Kaya't nauwi na lamang ito sa maagang pag-aasawa. Anyway, hanga ako sa inyong lahat. Believe daw siya. Believe me ba? Dahil nakakasurvive kayo kahit ganyan. Sa mga katulad namin, hindi namin alam kung paano namin isusurvive yung araw na pagising sa umaga, walang kakainin. Pagdating ng tanghali, walang kakainin. Pagdating ng gabi, walang kakainin. Paano ka mabubuhay ng walang pera? Diba? Napakagaling ninyo. Pait man ang kinabuhi, importante malakas ang katawan, di ba? At imagine nyo na lang, para kayo nanonood ng sine, tanaw nyo ang buong kabundukan, malamig. No? Okay, ito, bibigyan ko kayo nito. At... Bigyan ko kayo ng... Ikaw may asawa ka na, no? Oo. Bana? May bana ka na. O, sa'yo yung 2,000. O, para sa inyong pamilya, ha? O, 3,000. Okay? Salamat. Ang saya nila. Magti-thank you lang po ako. Maraming salamat sa ating sponsor. Kay Tito Alfredo Lopez, maraming salamat po. Nagpadala sa atin ng 27,975, so ibabawas na lang natin ulit ito. Marami pong salamat, Tito Alfredo Lopez. God bless po sa inyo. Okay, at mag-iingat kayo.
Ganun talaga ang buhay. Laban sa buhay. Pino mga kababayan, yung bahay na ganito, sa atin, anon lang talaga to eh? Pahingahan? Or isang treehouse? Pero bahay na po ito. Hanga talaga ako sa kanila mga kababayan. No? Simple ang pamumuhay. Grabe. At tayo, again, maging kontento kung ano lang ang ibigay sa atin ng Diyos. Kaya maraming salamat mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Don't forget to like and share ng ating video. Salamat sa lahat ng charity viewers para pinipili nyo pong panoorin ang aming vlog. Thank you. I love you all. Madulas yung mais. Oh, sige. Ay, di pala sa akin ito ba? Okay. Ayan, okay. At bago ko umalis, akala nyo yun lang yung surprise natin. Okay. Kuya, bili kang ano, trapal. Ha? Para mayroon kayong ding-ding. Para di kayo mabasa ng ulan. Ha? Ayun pala, may trapal. Oh. Ah, sa gilid, para ano, okay. O, dagdagan pa natin. Halika, baba ka. Baba, ikaw. Naog mo. Palit ka sa sentro. Ha? Oh. Trapal. Oh. Ha? Oh. Okay, salamat. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. Halika na. Oo. Oh.